Hello guys! Good morning everyone! Ayan, kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay magluluto naman tayo nitong nilagang baka at magpritos na rin po tayo nitong isdang tambakol. Ayan, para po sa aming lunch today. So tara na po guys at samahan niyo po ako magluto. So guys, enjoy watching na rin po. So ayan na nga at pre-prepare ko na dyan yung aming lunch, yung nilagang baka. Siyempre, napakasarap yan guys pag may sweet corn. Kaya lang wala kaming sweet corn na nabili. So, ang ginamit ko guys is yung nasa lata lang na kernel corn. So, na nga guys. So, magpainit na tayo ng mantika dyan sa ating kawali. At pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin dyan yung ating isdang tambakol. Ayan. So, nung nabili ko siya sa market guys, napaka-fresh niya pa guys. Talagang makikita mo fresh na fresh pa yung fish niya. Kaya masarap bumili pag maagang-maaga sa market. Kasi sure na sariwa talaga yung isda nila. So, ayan nga guys. So, ayan na nga. At pag nag-brown na yan guys, babalik-balik ta din lang natin yan guys. Siyempre, naku, napakasarap. Na-miss kong kumain guys ng ganitong isda kasi siyempre, nag-Christmas, talagang puro meat, puro pagkain natin is more on pork, beef. So, talagang gusto ko naman isda naman guys. So, para kahit pa paano, maiba-iba naman yung ating kinakain. So, ayan na nga guys. Second batch na yan ng ating isdang piniprito. So, after nyan guys, luto na rin yan at aahunin na rin natin yan guys. So, i-prepare naman natin dyan yung ating nilagang baka. So, bago ko nilagay dyan yung sibuyas guys, so pinakuluan ko na muna yung ating baka dyan ng mga 40 minutes. Bago ko nilagay dyan yung ating sibuyas at yung ating paminta. Ayan. Tapos maglalagay tayo guys ng asin, syempre. Asin at patis yung ilalagay natin dyan guys. So pag malambot na guys yung ating beef, saka natin ilalagay dyan yung mga ating gulay. Syempre para hindi malunok or hindi maluto masyado yung ating gulay. So, dapat medyo crunchy-crunchy pa yung ating pechay, yung ating cabbage. So, na nga guys. So, malambot na yung ating beef after 1.5 and 30 minutes. Ayan, malambot na yan guys. So, ilalagay na natin dyan guys yung ating patatas para lumambot na rin siya kasabay ng ating beef. Ayan. So, ilalas natin ilagay yung ating pechay saka yung ating cabbage or yung ating repolyo. So, ayan. Lalambutin lang natin konti yung ating patatas dyan. Tapos, ayan. Nilalagay na rin natin dyan yung ating corn para syempre manamis-namis yung sabaw ng ating nilagang baka. So, much better kung meron po kayong itong sweet corn talagang isang buo. Puputol-putulin nyo na lang. So, ayan na nga guys. So, nilagay ko na rin dyan yung ating pechay. Ayan. Maraming pechay para masarap. So, after nyan, nilagay ko na rin guys yung ating cabbage. Ayan. Naku, ang sarap ng aming lunch today. So, guys, kayo ba anong lunch nyo today? Ayan. So, mainit na sabaw sa kapritong isda. Solved na yan, guys. Magsawsawa na lang kayo sa isda ng toyo na may sibuyas. Naku, napakasarap na yan, guys. Higop-higop na lang ng mainit na sabaw. Siyempre, dahil December, malamig talaga ngayon ang panahon kahit hindi maulan. So, na nga guys, so luto na rin yan at papatay na rin natin yung apoy niyan maya-maya. Nako, nakikita nyo ba yan guys? At naamoy nyo ba? Sobrang bangot. Nakakagutom na guys. So, ready na kayo mag-lunch ng aking 3 sons guys. So, medyo maaga tayo nakapagluto today. So, na nga guys, so ito lang yung aking video today. And sana'y nag-enjoy po kayo ng aking video. And see you our next video again. So guys, tara at samahan nyo na po kami mag-lunch. So nilagay ko pala dyan, naglagay din pala ko dyan guys ng spring onion para mas mabango yung ating nilagang baka. So guys, thank you for watching. Ciao! Kain na!